Hi, good morning everyone. Good day. Welcome to my channel. This is Albert Tan. So if this is your first time to visit my channel, then please don't forget to share and like, and then of course subscribe to my channel, and don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Sa ngayong araw po na ito, gusto kong ibahagi sa inyo kung paano po ako nagkaroon ng driver's license dito sa Canada. But before that, I would like to thank, you know, yung mga tao na talaga namang tumulong sa akin kung paano po ako nagkaroon ng lisensya. First and foremost, siyempre yung kaibigan ko dyan sa Pilipinas, ayan, Sir Patrick Familara. Sir, kung salamat talaga, you know, bago ako pumunta dito sa Canada, talagang naglagaan ka ng panahon, di ba? I don't know how to start a car. Hindi ako marunong mag-start ng sasakyan. Ang alam ko lang, sususian siya, di ba? And then, first time kong makahawak din ng, you know, manibela, yan, na umaandar yung sasakyan na nandyan ka, nandito ka sa tabi ko. Sir Patrick, thank you so much. Kahit sa maikling panahon, you know, naturuan mo ako kahit papaano. Malaking bagay po sa akin na yun. And then dito sa Canada naman, gusto kong pasalamatan si Brother Liam. Yeah. Brother Liam, thank you so much. Nung sumakay ako sa sasakyan mo, nung tinuruan mo ako, alam mo yung level kung ano yung skill ko sa pagdadrive. May skill ba, Brother Liam? So, yeah. Paglabas natin sa community, nabigla ako eh. Alam mo yun? Kasi pag nasalubong ko agad yung mga sasakyan, nasa community pa lang yun, nasalubong ko agad yung mga sasakyan, talaga namang, ang, sabi ko, oh, wow. Para kung, sabi ko, okay, nag-minor muna ako. So, but then, siguro mga ilang buwan din na tinuruan mo ako, like isa at kalahating buwan, kung pagsasamahin. Tagal, ano? Yeah. Dahil, dinala mo ako sa community, and then, yung medyo okay na ako sa pagmamaneho. Dinala mo na ako sa highway, yeah, sa Sherwood Park. So, hindi na nakakalimutan yung mga tinuturo mo. Like, for example, pagkadadaan tayo sa traffic circle, alam mo yun, naalala kita eh. Sabi ko, kung saan ka papasok, kung saan ka lalabas. thank you so much, Brother Liam. Talaga naman na, yeah. And then, yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung paano ko nakuha itong aking driver's license, kung paano ko nagkaroon ng driver's license dito sa Canada. Alam niyo po, having a car or driving here in Canada, talagang necessity po siya. Kailangan po talaga siya. Ang hirap. So, this is my second year in Canada. So, halos isang taon din ako na nagbabiyahe, no? Nagbabas, nagbabike, papuntang trabaho. At napakahirap talaga siya sa totoo lang. Pero natsagaan ni Mrs. yun eh. Kasi hindi naman siya nagdo-drive eh. Right? So nagbabas lang siya. Pero ang hirap po talaga. Yeah, sa totoo lang. Especially winter time. Minsan late ang bus. Alam mo yun. Mag-aantay ka. Malamig. So dapat naka-suit up ka. O na, nandito na nga ako sa sasakyan. Pero naka-ano pa rin ako. Naka-jacket pa rin ako. Nang medyo makapal. Kasi nga paglabas mo ng sasakyan, malamig talaga. You know. Kaya mabuti nga nag-stop ang snow, but next week ata mag-snow ulit eh. Kaya yun, so thank you so much Sir Bill Patrick Familara, and then you know, Brother Liam, yan, kasama ko sa church dito sa Headway. Thank you so much, you know, sa mga kapatiran, Brother Eric, encouragement, Ninyo Pardinas, you know, and then Pastor Wayne, sabi ni Pastor Wayne sa akin, kung mag-rotis ka bro, gamitin mo yung sakyan ko. Pero talaga namang busy din naman, so yeah, hindi rin talaga magsasanto. But then, thank you so much, you know, sa mga encouragement ng mga kapatiran dito talagang. Sabi nila sa akin, bro, kailangan mo talaga mag-drive. Una, hindi ka makapaghanap ng trabaho na medyo maganda. Kumbaga, may magandang trabaho sa malayo. So, hindi ka pwedeng mag-bus, di ba? Yeah, hindi ka pwedeng mag-bus na bakalayo. So, mauubos ang oras mo sa biyahe pa lang. Hindi sa traffic, eh, kundi minsan sa layo. Yun. So, paano ko nakuha ito ang aking lisensya? Dito, paano ko nagkaroon ng lisensya dito sa Canada, na pangalawang taon ko pala ngayon dito. Una, bago ako pumunta dito, syempre, professional driver's license ako, may dala akong lisensya mula sa atin sa Pilipinas, and then pinaridribbon ko yon. So naalala ko dyan sa Quezon City, sa main office ng LTO dyan sa ano. So pinaridribbon ko, nag-apply ako ng redribbon, siguro it's like 5 days na ako agad dyan sa LTO.
So pagdating dito, nag-ano muna ako, knowledge tests. Ayan. So yung knowledge test dito is, it's an examination, you know, 30 item test. So sa computer yon. So kailangan makaano ka, 26. So 30 items, kailangan maka 26 ka para makapasa ka. Yeah. Para makapasa ka lang, 26 yung check doon sa computer. So pag naipasa mo yon, and then i-present mo yung lisensya mo na ikay may red ribbon, tapos may professional driver's license ka, i-confirm nila yon sa ano, sa Pilipinas. So within 2 weeks babalik yung confirmation na yeah, you are really, you know, a driver. Meron ka talagang driver's license. So pag na-confirm nila yon, pwede ka na magpa-book ng road test. Ayan. So sa road test po, oh my, ilang beses din po akong bumagsak sa road test, grabe, ang hirap. Yeah, parang ano eh, paiyakan po talaga eh. Yeah. Kunting pagkakamali lang, kailangan hindi ka mag-accumulate ng 71 points pataas. Yan, 70 points pasado ka pa. So pag naka-accumulate ka ng 71 points at taas, bagsak ka na sa road test. Yeah. Tapos meron pang mga automatic fail, like for example, hindi mo nagawa yung skills, parallel parking, downhill, uphill parking, kapag hindi mo nagawa yan, yeah, I'm sure hindi ka makakapasa. Pagka ikaw ay nagbit ng red light, yan. Kapag ikaw ay hindi nag-stop dun sa stop sign. So, yeah. Walang mercy mga examiner. So, ilang beses ako nag-exam, talagang, you know, minsan 40 points lang ako, 35 points lang. But because yung sabi sa akin, yung hindi ko pinagbigyan yung pedestrian, alam mo yun? Minsan, sabi nga, minsan parang sa akin lang, parang napaka-OA naman. Sabi ko, ang layo pa ng pedestrian eh, di ba? Pwede naman akong dumiretso eh. But, you know, I learned a lot. Yung road test ko sometimes parang naging ano ko din eh, parang naging field ko eh. What I mean is, parang naging eskwelahan ko yung road test na ilang beses din akong bumagsak bago makapasa. Yeah. So, nung nakapasa ako, tuwang-tuwa po ako. Thank God, you know. Hindi mapansidlan yung aking tuwa nung nakapasa ako eh. Yeah. So, yun po. Dala kayo ng lisensya galing sa Pilipinas. Iparidribo nyo yun. Ipasa nyo yung knowledge test dito na 30 item test. Pagkatapos nun, magro-road test ka na. Yan. So, dun sa road test, it's either ang pwede kang class 4 or class 5. Yan. Itong sa akin, class 5 pa lang. So, after a year, kung po pwede na ako mag-class 4, mag-road test ulit ako sa class 4 para makapag-drive ako ng, you know, kung gusto kong mag-Uber, kung gusto kong mag-drive ng bus, you know. Meron ganun eh. May class 1. Hanggang class 1 yan. Hanggang class 1 siya. So, class 1, pwede ka na mag-drive ng mga trailer truck, something like that. So, yeah. So, yun. Huwag niyong kakalimutan, mga kababayan ko, no, na kung saan ay kung balak niyong pumunta dito, na magdala ng driver's license, ipa-redribo niyo yan. But then you can still drive. Pagdating mo dito, 3 months, pwede ka mag-drive. Yeah, 3 months. Kung meron international driver's license ka, within 3 months, pwede ka mag-drive. But beyond that, hindi ka na pwede mag-drive. Buhulihin ka na dito. So, yun po, no? Sa susunod na mga videos ko, gusto kong ibahagi kung yung mga natutunan ko sa mga kaibigan ko, kay Bro Liam, na at pumasok din talaga ako sa driving school. Ayan. Yun din talaga ang kailangan din talaga pumasok sa driving school. So, yeah. Nagkaroon ako ng 10 hours yung tawag dito on car, and then 15 hours sa loob ng class. Yan. So nag-in class ako ng 15 hours. Doon ko na-realize na yung rules, yung papaano yung kailangan mo talagang sundin, 'di ba? Kasi dito sa Canada napakabihira yung ano eh, yung aksidente. Kasi nga halos lahat ay sumusunod. Kung meron mga balasubas, pero bibihira eh. Bibihira. Dito nga, pag nagdadrive ka nga, pag karinig ka ng bose na, yung, you know, parang big deal na. Habang nagdadrive ako, wala kang maririnig na busina eh. Naalala ko dyan sa atin sa Pilipinas. Boop, boop. Konti ka na. Beep, beep. Alam mo yun? And then, dito yung pedestrian. Talaga naman. Priority ang pedestrian.
So kapag ikay nasa pedestrian lane, kapag yan ay nandyan sa gutter, patatawirin mo talaga yan. Hindi po pwedeng ano, hindi po pwedeng hindi mo sila patatawirin. Na priority yung pedestrian. So yeah, sa mga nga susunod ko po na videos, gusto kong ibahagi sa inyo yung mga skills. Tuturuan ko po kayo ng technique sa parallel parking, downhill and uphill parking. Yun po. At saka yung iba pang ano, mga bagay-bagay dito sa yung mga rules tungkol dito sa Alberta. Yung right of way mo, alam mo yun? So, minsan ka, naalala ko sa Pilipinas eh. Pag nasa intersection ka, uncontrolled traffic. Kung sino lang yung nauna, minsan siya yung lulusot eh, 'di ba? Agree ba kayo sa akin, mga kababayan? Kung sino yung nauna doon sa kanto, uncontrolled traffic, siyang mauuna eh, 'di ba? Unless otherwise eh, meron yang stoplight. So, pag red ka, eh talagang mag-stop ka. So, yeah. Merong mga uncontrolled traffic, may sa traffic lights naman, 'di ba? Kung may traffic light 'yan, and then obviously pag red, stop ka talaga. Pag green, then you go. So, ang problema, ang tanong ngayon, pag sa uncontrolled traffic, ibig sabihin walang signs, walang traffic lights, sino ang mauuna? Ayun po yung mga tanong, di ba? So sino yung kumbaga ang mag-go pag nasa uncontrolled traffic ka? Meron din naman dito mga four-way stop, all-way stop, di ba? Sa probinsya namin walang ganun eh. Halos lahat uncontrolled traffic eh, right? Ang nagta-traffic lang makikita mo, may mga ano yung mga traffic man, ano tawag doon, enforcer. Dito wala kang makikita ng traffic enforcer. Pero, mag-ingat ka sa camera. Mag-ingat ka sa camera. Talaga naman, pag nag-overspeed ka, nandun may camera, mag-click lang yung camera. So, mahal ng bayad, di ba? Diba? Pag nasa, ano ka, pag construction ka, nasa highway ka, alimbawa, 80 ang takbo, construction, minsan 60 na lang. Pag tumakbo ka ng 80, double lang fine mo. So, 160 yun. So, $160 is, you know, it's a one day, ano, it's a one day na trabaho mo. Halos isang araw na trabaho mo. So, yeah. Once again, thank you so much, no, for tuning in to my channel. This is Albert Tan. Welcome to my blog. And then, I just wanna share sa inyo po yung buhay-buhay ko dito sa Canada. Alam nyo po, yeah, masaya na medyo mahirap. Siyempre, masaya kasi nandito na aking pamilya. Right. So, once again, this video is just a part one on how I get a driver's license here in Canada. And once again, thank you so much doon sa mga tao na tumulong sa akin, di ba? Dito sa Canada, kung paan talagang tinuruan ako sa loob ng sasakyan, sa pagmamaneho. Again, Brother Liam. And then sa Pilipinas, Sir Bill Patrick Pamilara. Bro, pag umuwi ako dyan, namimiss ko yung video okay natin. Kantahan tayo ulit sa bahay ninyo. Once again, thank you so much. Thank you for watching. This is Albert Tan. God bless us all and keep safe po tayo sa ating driving. Yeah. So, kahatid ko lang kay Mrs. Day off ko kasi ngayon eh. Hinatid ko sa school. And then, bumili ako ng ice cream. Ewan ko si Joy. Lamig-lamig. Gusto mag-ice cream. Thank you so much. Kabayan. God bless you all.